Dito tayo sa ating Talong Farm at ngayong araw na ito ay mag-titrilis tayo. Ititrain natin ang ating talong sa pag-titrilis kasi nakapag-install na tayo ng ating trilis. Ang kulang na lang ay paano natin siya, i-twist natin siya kasi makikita nyo dito ay lumalagpas na yung ating talong, yung kanyang talbos sa ating line. Ito pong yung line natin. So ang gagawin natin is ititraining po natin siya, pulupot natin para po hindi po siya mabali pag mayroon po siyang malakas na hangin. So ganyan po, kumbaga mayroon na siyang sandalan dyan at nakatay na po siya sa ating line. So ganyan po ang pagmimaintain ng ating trilis. So, bago tayo mag-umpisa, ay shoutout ko muna yung aking subscriber na nag-comment sa ating comment section na si Sisiki Shaco Favorite. So, nakikita ko sa kanyang mga videos na is very eager to start a little farm sa kanyang area doon. So, sana may matutunan siya dito sa ating pag-farming. At kung meron naman kayong i-comment nyo lang sa comment section kung gusto nyo makipag-sharing ng ideas. So, okay lang. Basta meron po tayong oras, gagawin po natin yung schedule yan. So, umpisa na natin. So, dito tayo mag-umpisa, guys. So, ito po yung ating puno ng ating talong. Ayan. So, papakita ko lang sa inyo. So, dito natin yung ating trilis, dito natin itali. Dito yung apat na line po siya. So bali parang trapezoid po siya yung baliktad na parang siya na ang tawag dito sa Egypt. So parang trapezoid kasi yan eh, ayan. Para siyang ganyan. So ito po yung first line ay dito. Second line dito. At yung third line yan po. At ang fourth line ay ito po. Ito. So, tinatali yung natin yung pinakamalaking sanga para yan po yung palakihin natin talaga yung pinakamalaking sanga. So, dyan po siya dyan po tayo kukuha ng maraming sanga na papalakihin din natin. So, bali, ito po yung magiging main stem niya. So, apat yung malaki. So, yung ito, humahabol siya ng laki. So ikakat po natin yan, ipuproning po natin yan. At dito tayo mag-focus sa tinatali natin. So ito po yung palakihin talaga natin. So kaya po natin nagpuproning dito sa ibaba dito kasi
gusto nating lahat ng sanga ay dito sa ibabaw. So yung iba naman ay ayaw nila mag-pruning, sa kanila na yon, okay lang naman. O, pag ganun kasing estilo guys, hindi kayo nagpo-pruning dito, lalaki yung mga sanga dito, yung mga ganitong sanga, lalaki yan, tapos hindi naman kasadong magpo-produce ng maraming bunga. So ito po yung mainstream niya, dito talaga siya nagpo-produce ng maraming sanga at maraming bunga. So dyan po ang concentration ng kanyang supply. So dyan po tayo magkukuha ng maraming sanga at maraming bunga. So kaya po natin pinapalaki yan. So to prevent na mayroon pong umaagaw sa kanyang supply dyan, yung mga sanga, bagong sanga dyan na lumalaki rin, so ikakat natin yan, ipopruning natin yan para magkakuha pa tayo ng maraming quality na bunga. So ganyan po ang tree lacing. So dito makikita natin na yung ating talbos ay medyo lumagpas na sa ating pinupulupot na tree lace. So ang gagawin natin dyan is yan, ititwist lang natin yan. So dahan-dahan, so, hindi tayo mag-a-apply ng masyadong pressure, baka mabali ito, napaka-sensitive nito kasi. So ganyan. So ayan po, at nakaposisyon na siya, at meron na siyang sakdalan or sandalan na kahit pa hahampasin ng medyo malakas na hangin, hindi po yan mababali. So dito din sa kaliwa, ayan, so pangalawang line. So ganyan rin pong gagawin natin, ayan. So medyo na siya, matibay na siya. So kahit hampasin na yung hangin yan, okay lang. Hindi na masyadong mababali yan. Kasi yung talbos natin guys ay nasa variety kasi yan ng ating talong. Minsan may talong na matibay talaga yung talbos, kahit nga gaano kalakas yung hangin, hindi po siya mabali. Itong variety na to ay napaka-sensitive po niya, pero napaka-sarap po ng kanyang bunga ito. Ito, hindi katulad sa atin yung medyo mahaba na talong na parang siya, parang cotton yung kanyang laman. So, kaya ko tinali ito. So, ganito ginawa ko sa tree lace ko kasi gusto kong subukan yung kanyang kung gaano siya kalaki, hanggang gaano siya kataas, kahaba, hanggang ganito. Kasi dati yung tree lacing ko ay parang curve lang siya, ganyan. So napakatibay po siya pagdating sa bagyo, talagang hindi siya natumba. Pero yung disadvantage niya pag humaba kasi yon, yung ganito siya kandangkad at marami niya, magkabunga siya marami, dadapa siya, parang parang gumaluktot siya papunta sa ating soil kasi masyado na siyang mabigat, hindi niya makakayanan, kaya nag-start to curving, ayan ganyan. So mahirapan na tayong pag nag-harvest tayo, mahirapan tayong tumingin kung saan yung bunga kasi talagang yumuyuko na yung kanyang sanga, gumaganya na. So dito sa nasa left side tayo nag-start ng ating dito left side tayo nag-start ng ating pagpulupot ng ating trellis. So ngayon sa other side naman, titrellis natin yan, titraining natin yan ng ganyan. So ganyan at ito. So balik tayo dito sa ating side. So mas mainam na straight ahead, ubusin muna natin yung side na to na ipulupot natin yung ating trellis. Halimbawa ito, masyado na siyang mahaba, masyado na siyang tumubo, talagang humaba siya na. Hindi na natin kakayanin ipulupot yan kasi mahaba na ito, tatanggalin na natin yung kanyang tali saka mahirap kasi ito kasi medyo natali siya ng gusto. Ayan. So ayan, i-ano lang natin, ipulupot lang natin ng ganyan. Ayan, yung dapat ingatan natin pag pulupot yan kasi meron siyang maliliit na bunga. Ayan, dito. At saka yung dito. So, huwag natin patatamaan yan kasi magiging bunga yan. So, iwasan lang muna natin. So, ganyan. At hihilain na natin ng konti.
At huwag na natin i-pressure yung too much pressure na talaga na hinihila-hila natin ng ano, higpitan ng pagkahila. So, medyo ano lang siya, hindi ano, pang anong hila. So, yan, malugulog lang siya. Ayan, so, next is itong kaliwa. Ay, ito, ito yung line natin. At ito yung papalaki natin. At ito yung pa yayabungin natin. Ano, yung ano talaga, pangmalakihan na siya nga. So, ganyan. At sikita nyo dyan, at mayroon na siyang sagandalan. So, hindi na yan matangay ng hangin or mabali pa. So, ano natin, ibalik natin sa ating pagkatali. So, ayan, nakatali na siya. So, ganyan lang. Easy lang yung pagkatali niya. Hindi masyadong mahigpit. Hindi rin masyadong maluwag. So, katamtaman lang. So, parang natural na siya pag, ano. So, dito rin. At sa sunod natin na, ito yung line natin. At i-twist lang natin ng ganyan. So, wag niyong i-pressure na hahawakan yung ating stem kasi napaka-sensitive po niyan. At baka mabali pa. Wala na tayong iti-training. So dito yung option natin dito ay kasi ito guys dapat sana ay dito natin itatali yon yung sanga niya kasi naka-Y dito yung kasi yung Y niya eh. Y hugis Y. So dapat kasi dito siya natin itatali. Pero kung makikita nyo dito ay dalawang sanga yung malaki niya, malaki na. Yung isa ay ano natin, tinitraining natin papunta dito at yung isa malaki, mas malaki pa rito sa kanyang separation ng kanyang Y. So, ibig sabihin, ito yung magiging pinakamalakas na sanga niya. Ito, iiwan niya to na payatot. So, ililipat natin to, yung ating tali dito kasi ito yung malaki. Yan. So, ito yung palakihin natin at ito ikakat na natin yung kanyang talbos. Ayan, ipipruning. So, mamaya ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-leaf pruning at paano tayo mag-pruning ng tuloy-tuloy ng ating talong farm. So, ganyan lang. At ipapaliban muna natin to kasi dito tayo, itatransfer natin yan dito. So, next natin gawin ay dito sa ibang puno naman. At dito ay kikita rin natin na lumagpas na siya sa ating line. So kailangan po nating ano yan so ganyan. At hihilain natin ng konti para pumunta siya rito sa ating line. At tatali natin ng kanyang, ibalik natin yung pagkatali niya. So yan. So ayan lang guys ang training ng ating releasing. So ang purpose po nito, kaya natin tinitraining itong ating tawag dito talong sa ating release. Yung iba walang release, okay lang sa inyo kung ganyan ang paparaan nyo. So yung purpose natin dito ay makikita nyo yung malaking sanga dito ay pupunta siya rito at yung isang sanga niya ay pupunta rin dito. At yung kabila, punta dito at yung isa papunta rito. So, bali, ano po siya talaga? Parang, kung meron kayong, ang tawag dito, gutter, yung sandayong sa inyong, yung roof. Di ba, makikita nyo minsan mayroon siyang trapezoid gutter. So, para siyang ganyan. Pyramid, baliktad na pyramid guys. So yung purpose natin para ma-spread natin yung kanyang sanga. At kasi mag-leaf pruning tayo dito mula dito sa center niya. Kasi pag hindi natin i-leaf pruning to, matatakpan ito ng dahon. Diyan yun mag-umpisa yung sakit-sakit ng mga ating pananim. Pag hindi tayo nag-leaf pruning. Mamaya kukuha tayo ng video sa pag-pruning. Sa ngayon ay ito muna yung ating gagawin, yung pag training ng ating trellis. So inuulit natin, meron tayong trellis, apat po ito. Apat na tali po ito.
left, right, at saka doon sa kabila, left, right din. At ito po yung puno natin na tinitraining natin. Dito natin ilalagay yung ating tali. Dito natin itinali siya. At pinulupot natin dito sa ating sanga, ating line. Ayan, so ito yung line natin. At sa kabila rin. So, kayo lang pumili kung alin yung pinaka malaking sanga. Doon kayo, kadalasan kasi yung talong kasi yung karakteristik niya ay pag lumabas na yon dito yung pinakaunang bunga niya dito. Dito yung Y niya, naka-Y, hugis Y po siya. So yung Y niya, may Y rin. Ayan. So dito yung tali natin. So dalawa, isa, dalawa. So sa kabila rin, ganun din. Y. Ayan. So isa, dalawa. So apat, apat na sanga yung malalaki. So yan po yung kukunan natin ng mean stem. Yung apat na sanga na yan. At yung apat na sanga, di ba, isa, dalawa, tatlo, apat. So magkakaroon din yan ng magsisiparit na yung mga sanga yan. Ayan, so ganyan. Meron na siya yung sanga dito. Isa, dalawa. Ayan. So, kabila rin. Isa, dalawa. At dito rin, mayroon siyang sanga. Ayan. At dito rin. So ganyan. At magiging chain reaction na yan. So kada sanga, mag-separate yan. Magkakaroon din siya ng isang sanga. So dalawang sanga na siya. At ganyan hanggang lumaki siya, marami siyang sanga. So ganyan yung karakteristik ng isang talong. At yung tinali natin, halimbawa ito, nagkaroon siya ng sanga na maliliit. So yan po yung ipopruning natin. Kuha lang tayo ng isang bunga dyan at ikakat na natin yung kanyang talbos. So mamaya ituturo ko sa iyo, sa inyo, kung paano natin alagaan ang ating talong. At wala tayong online, kahit gaano pa tayo magkakat dyan, magpupruning dyan, talagang lalabas at lalabas yung sanga nyan. Ipagpalagay na natin yung talong talaga, ay matigas talaga yung ulo niya. Kahit anong putol nyo, lalabas talaga yan. So ito guys, ito yung ating talong. Magkikita nyo dyan, napakaraming bulaklak. At yung bulaklak niya ay napakasigla. At yung bunga rin niya ay sunod-sunod na rin. Ayan. So ito, pwede na itong harbisin ngayon. Mamaya ko na i-harvest ito mamayang hapon. Kasi hinihintay ko yung ibang bunga na ma-perfect size siya. So ayan, masigla pa yung ating bulaklak, purpulis pa siya. At makikita nyo rito, meron siyang mga meron siyang ano guys, ito pinagam mainam na mainam na example ng bulaklak na masigla. Ayan. So kung variety ng inyong bulaklak ay yung inyong talong ay yung greenish yung kanyang bulaklak or white, medyo white siya. So ito lang pala tandaan, itong green na to yung nasa dulo ng kanyang yellow na pollinator. Yung dulo na yan meron siyang green. Ayan, pag nakalabas yan, lumagpas yan doon sa yellow, ay ibig sabihin ay masigla yung inyong tawag nito talong. Pag hindi na yan nakalagpas sa sa pollinator niya, ibig sabihin kulang na kayo ng abono. So kulang na kayo ng minerals. Ayan. So, dapat mag-abono na kayo. So ganyan lang. So for now, yan po ang pag-detraining ng ating trellis. At ito po yung update ng ating trellis guys. Ayan. So, napakaganda po ng design ko ito. So, ito po ay medyo may ano rin ako sa mayroon kasi akong libro guys na sinusunod trellising. So tinatry ko yung ganitong estilo. So first time ko pong nag-trellis ng ganito kasi gusto kong ma-experience yung talong na talagang mahaba siya, lagpas na sa sa height ko. So gusto kong maranasan yun kasi parang pag nag-harvest tayo dito, para tayong nag-quib dumadaan sa kuweba.
pag ganun na yung kanyang mga sanga. So gusto kong maranasan yon, kaya ginawa ko ng ganitong trilish. So okay lang kung ganito yung inyong gagawin. Ayan. So meron akong video sa trilishing na to. Ayan. Pag installation niya, at pwede nyo sundin yan. Kaso ang i-suggest ko sa inyo, pag gumawa kayo nito ng ganitong trilish, guys, yung malalaking ano, halimbawa ito malalaking kawayan talaga siya. Yung parang mahirap na siyang kahit gaano kalakas yung hangin, mahirap siyang tumbahin. Kasi ito ano lang ito eh. Ay, kita niyo naman, malaki pa yung daliri ko nito. So hindi po ito durable. Isang hampas lang ng malakas na hangin, wala to. Bali ito lahat. So ayan. So at makikita niyo to, mayroon tayong malalaking bunga diyan, at ito po ay nakalimutan ko yatang harbisin to kahapon. Ayan. So oversized na po yan, at yung presyo niyan ay medyo mura na. So ganyan po dito sa Japan. Oversized, undersized. Yung undersized pwede pa yun, kasi ibig sabihin matamis talaga yung maliliit pa. So yan po yung kinakain nila. Yung oversized talaga ayaw nilang kainin, kasi medyo foam, mukhang foam na yung nasa loob ng talong, kasi wala na siyang katas. Kaya habang maaga ay harvest na natin, habang yung kanyang size ay tamang-tama pa. Kaya po dili po tayo nag-harvest dito, minsan twice a day. Talagang hinahabol natin yung ating size. Ayan, so ganyan po yung talong natin, sitwasyon na dito, mga bulaklak na mayroon siyang bunga dyan. Ayan, so ayan, mayroon na siya dito. So ganyan, medyo marami-rami na siyang bunga, at marami-rami na rin yung kanyang bulaklak, kasi nakapag-abuno na tayo. Ayan. So hihintayin lang natin yung ating next na pag-foliar, kasi every 10 days tayo nagpo-foliar, kasama na yung insecticide at fungicide niya, maintenance niya. Kasi guys, pag hindi nyo minintinyan ng insecticide at fungicide, yung ano talaga, yung mga insect at saka mga fungus, atake talaga yan. So kailangan talaga yung maintenance niya. So kahit pa kunti-kunti lang, it's better to prevent than cure. Yan yung sabi nila. So follow lang natin yun. Safety first before pleasure. So yan. At yan po yung ating trilishing for today.